Umpisa na natin ang paggawa ng doormat. So, ang mga materials na gagamitin natin ay itong sako para madali lang mapasok ang retaso natin. And then, kailangan din natin ng stick para tutulong sa atin na mapadali ang pagpasok ng mga retaso sa sako. And then, ikakat natin yung retaso into rectangle. Pahabain natin ng konti kasi bubuhol pa natin siya. So, ayan. Kunalong sako. Actually, makagawa kayo ng kahit anong shape. Depende sa gusto nyo. O ba itong ginawa ko. At tatahin ko siya sa magkabilang dulo para mas matibay siya. Tahi ko na ang magkabilang gilid. Pwede na tayong mag-umpisa. Mas madaling mapasok yung tela natin. And then, ayan, ipasok ko na itong retaso dito sa butas. Gagawin natin hanggang matapos tayo hanggang sa dulo. Ayan. Ito ang mukha niya after. So, ito na siya. Ayan. Ayan, nagawa ko na ang first layer. Ganito na lang natin hanggang matapos tayo hanggang sa dulo niya. Tingnan natin kung anong magiging resulta. Okay? So, ayan na. Tapos na ang ating doormat. So, tingnan naman. Diba? Ang ganda ng result niya. So, ayan. Para lang naman kayo nagagansilyo. So, ayan. Pwede nyong itry. Kung nagustuhan niyo ang video na to, pakibigyan nyo naman ako ng isang thumbs up. And then, kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe rin po. So, ayan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.